Good day guys, welcome muli sa Vector Art voice over narration natin. Zera nga pala, welcome sa channel ko. Today, gagawa tayo ng Vector Art illustration. At tara! Pero simulan muna natin sa paghanap ng reference natin. Dito sana ako kukuha ng reference sa Pinterest. Yan, nakikita nyo sa screen. Sa sobrang gaganda nga ng reference dito, hindi ako nakapili. Kaya humingi ako ng tulong sa kaibigan ko. Na bigyan ako ng reference na kahit anong gusto niya ipa-vector trace sa akin. At yan, nag-send siya sa akin ng magiging reference natin. Picture nila to ng girlfriend niya. Ayos. So tara, simulan na natin to. Punta tayo sa new. Then, name your file. At ito yung width and height. Landscape kasi yung sined niya, kaya 6 inches yung width niya. 300 dpi resolution. Color mode, RGB. Then, okay na. Una kong itatrace yung kay girl muna. Sa base tone ng skin niya muna ako magsisimula para madali. Then, next yung hair naman niya. Ito na rin yung kulay na gagamitin ko para sa line art niya. Yan, medyo time-lapse lang natin ng konti. At next, yung upper eyelid naman. Then, yung lower eyelid. At dito, ibubukod ko pala siya ng shape para makakreate tayo ng perfect circle ng iris niya. At parts naman ng nostril yung i-trace natin ng line art. Then, yung pili naman niya. Dagdagan ko na din dito yung base color ng shirt niya. So, after natin sa base color ni girl, dito naman tayo kay boy. Siyempre, gawan din natin siya ng sariling group folder para organize yung layer ng shapes niya. At ganun din sa umpisa ni girl. Una natin i-trace dito yung base color niya. Then next, line art naman at color ng hair niya. Time-lapse ko lang ulit. Then yun. Eto, pakita ko lang yung output ng na-trace natin. Sa nostril at sa bandang lips naman niya, dito tayo mag-trace. Then sa papuntang chin naman niya. Then, sa kilay naman. At ito na nga yung output ng base color natin. Pakita ko lang bago tayo mag-proceed sa next step natin. Dito, yung mid-tone naman yung next na i-trace natin. Mag-start muna tayo kay girl. Dark tone naman. I-vexel ko lang banda dito sa nose tsaka sa bandang leeg niya para may shade effect siya. Then, after nga noon, sa eskalera naman tayo mag-trace. Shadow muna yung unahin ko sa kanya bago itong highlight. At base tone naman ang lips niya. After ng base tone, sa dark tone naman tayo. Then, ito na nga, hibla naman tayo ng hair niya. Dito, medyo kinakapalan ko yung hagod ng base color ng hair niya.
may naisip kasi akong effect dito eh. Ayan, kikita niyo sa screen. Kagaya nung ginawa ko kanina, naglagay ako ng layer mask para may shade effect siya. At syempre, ganun din sa highlight. At yun, sa shadow naman tayo ng shirt niya. At sa dark naman. Next naman, dito tayo sa mid-tone and dark-tone ni Boy. Punta muna tayo sa group layer niya, then start na tayo mag-trace ng mid-tone. Then next, dark tone naman. Medyo makapal yung lagay ko ng dark tone kasi parang tinatanda ko yung reference natin. Next, sa teeth and gums naman tayo. Trace ko lang. Pero, parang hindi ako satisfied dito kaya niremedyohan ko. Para kasing mukhang nagmukhang pangil yung gums kaya binawasan ko yung opacity. Next naman, sa mid and dark tone naman tayo ng shirt niya. Yan, mabilis ang timelapse lang ulit. Dito pala sa, naglagay na ako ng background dito. Bali, gradient siya. Ito yung color code combination niya. Pakita ko lang sa screen. Yan. Nagbawas pa ako ng opacity niyan. Mga 50% siguro yung background na yan. Pero yon, dito muna tayo sa hair ni Boy. Trace lang natin yung color. Kagaya uli kanina, gawa tayo ng layer mask. Then next, sa highlight naman tayo. Siguro mamaya na lang ako maglalagay ng highlight ng skin nila after natin matapos itong background para matansya ko yung color na gagamitin natin. Pero yun, trace muna natin yung background. Start tayo sa line art ng roof. Base color at sa dark color.
Then next, sa Ferris wheel naman yung i-trace natin. Dito binura ko na lang yung cart ng Ferris wheel kasi nagmukhang banga yung cart. Mamaya siguro discartehan ko na lang ng cloud to. Then yon, next ito naman yung i-trace natin. At ito na nga yung clouds na sinasabi ko. Ito yung color code na ginamit ko para sa base color niya. Ginawa ko dito, tumingin muna ako ng reference ulit sa Google. Ayan, nakikita niyo sa screen. Then yun nga after natin mag-search ng ideas. Start na tayo mag-trace ng cloud. Timelapse ko lang ng konti. After ko nga nun, sa hagdan at grass naman tayo. Ganito lang yung discarte ko dito sa grass tsaka sa hagdan. Sana okay lang sa inyo, no? Pagkatapos, mag-trace na tayo ng highlight para sa final touch ng skin tone natin. At para sa finishing touch ng vector illustration natin, gawin ko ulit yung fabric texture na ginawa ko sa previous vector art video natin. Yan, sana nagustuhan nyo itong finishing touch natin. At bago natin tapusin itong video, pakita muna natin sa kaibigan ko yung final output natin. Tignan natin kung anong magiging message reaction niya. Sana magustuhan niya ito. At ayun, mukhang nagustuhan naman niya. Maganda naman yung feedback na natanggap natin. Thank you sa pagpapahiram ng reference na ito. Shoutout sa'yo, Herb. Thank you ulit. At dito ko muna tatapusin itong video na to. Sana nagustuhan nyo itong vector art illustration natin. At abangan nyo yung mga upcoming videos pa ng vector art illustrations natin. Zera nga pala, peace, I'm out.